Magandang araw sa atin at makagawa. So ngayon, meron tayong gagawin ng isang whirlpool dishwasher. So ang pinaka-problema ay ito, may nag-generate siya ng isang E4 error. So pag ganito makagawa, according to na sa database ni Whirlpool, ang E4 error ay nagde-denotes na ang kanyang problema ay ang kanyang temperature sensor ay abnormal. So i-check natin ito, i-double check natin ito. Gagalugarin natin kung asan po ang pinaka-problema niya. So tutumbukin natin ang kanyang temperature sensor na sinasabi ito sa ating database. So ayan, makagawa, pansin ninyo yung E4 error. Ibig sabihin, nag-play tayo ng 1 hour wash and dry. Ayan, lumalabas agad siya, mga ilang few minutes lang, wala pa ang atang minuto, lumalabas agad ang E4. So pinaka problema yan ay yung kanyang temperature. So check natin ito, makagawa kung magagawa ng dishwashing machine. So pinaka problema yan ang E4, mga 10 to 12 minutes lalabas na yung kanyang error. So observeran natin kung lalabas pa talaga siya. Tapos check natin kung ano. Mas maganda kasi mag-appear siya eh. Wala kayong video or photo. So yung magagawa, mga meron na tayo 10 minutes, so sobra na lang 12 minutes. Tingnan natin kung may lalabas talaga na error. May dito siya na error. So kailangan talaga natin makita yung physical na error. Dapat mag-display siya. At least may reference tayo. So kung may nakikita naman tayo dito ng abnormality, yung kanyang tubig ng hot water. So itignote natin yan. So tingnan natin bakit tayo mag-generate ng hot water. See. Yun muna yung una. Pumisko. Saan makagawa? Nandito tayo ngayon sa ano. Mayroon tayong tinutroubleshoot na whirlpool dishwashing. So ayan, mapansin nyo makagawa. Ayan. So ngayon, i-check natin dito. Kasi ang complaint ng ating mayari ay may tinatawag natin na error E4. So yung error na A4 lumalabas daw after 12 minutes pag nag-select sila ng ayan, 1 hour wash and dry program. Kanina nag-try kami. Kanina nag-try kami ng P1 intensive. So walang lumabas na error. So nag-ante kami ng medyo may katagalan ng mga 15 minutes, wala kami nakitang problema. So ngayon check namin yung kasi may napansin kami dito yung unusual. So pag ganitong dishwashing, pag ganitong dishwashing magagawa, ang consider natin dito ay yung heater niya. Napansin natin na habang naghuhugas siya dito, di natin nararamdaman na umiinit. So itong plate magagawa, papakita ko sa inyo. So ito yon. Ito kanyang drain, yung pang salok ng mga dumi. Ito, mapapansin ito magagawa itong pinaka metallic plate na to, yung circular na to. Ito yung ating heater. Sabi, habang nagwawash yung ating tubig, nagwawash itong ating machine, kasalukuyan yung siyang umiinit. Kasi lahat ng wash dito, from P1 to P7, ayan, mapapansin natin yung program 1, program 2, program 3, program 4, program 5, hanggang program 7, nangangahulugan na laging naka-engage yung kanyang heater. So, napansin natin na ang tubig ay lumiinit at saka yung error na E4 ay nag-denotes na ang problema niya ay kanyang sensor. So napansin, so ibig sabihin nag-activate ngayon kanyang sensor gawa nang wala siyang nararamdaman na init, kaya nagbigay siya ng signal na E4. So i-correct natin dito ay kung bakit walang init, isang tanong yon, at saka bakit nag-error 4. So ngayon ang tutumbukin natin magagawa ay itong kanyang heater. So ito ngayon bubuksan namin. Ito didismantle natin lahat at tutumbukin natin itong kanyang hot plate. Yung pinaka hot plate niya na ano, para malaman natin. Kailangan makuha natin yung terminal ito at susukatin natin ang kanyang element, kanyang resistance value. Tingnan natin kung nag-change value ba, humina ba siya, lumakas ba, nawala ba, ground ba. So yan, mga valid question yan para dito sa ating heater na pag-troubleshoot. Sige, check natin to.
Ito, scroll. Ito, scroll, scroll. Para matanggal na itong mga sidings. Ayan guys, galaw siya sa ating taga cold care na si Charlie Boy. Pero yung pag-dismantle natin makagawa, so ang pinaka-initial natin bumaklasin yung dalawang scroll sa ilalim para matanggal natin yung pinakatakip. So kung natanggal natin yung takip sa mga siding niya, sumunod na yung mga sidings. So madali lang siyang baklasin. Yun nga lang, medyo aaralin mo kung paano mo siya i-disconnect lahat. Ayan, sige, tuloy lang tayo. So yun, magkagawa itong heater natin. Tapos ito natin kung kanyang controller na sa ilalim. So ibig sabihin, lahat ng kulay puti na ito tatanggalin natin para ma-access natin yung pinakakaloob-looban niya. Sige, istira muna, huwag muna yung reset. So yun, magkagawa natin na muna, nabaklas na natin ating kinatawag na washer machine. Yung dishwasher machine natin. So itong kanyang pinaka main base. Ito lang kanyang kabuuan. Mapapansin natin makagawa. So andito yung kanyang motor, andito kanyang hose, andito yung kanyang heater. So andito yung kanyang pump. Yan. Andito yung kanyang inlet valve. So andito yung kanyang yung mga tawag tayo yung mga terminal lugs. So kaya makagawa, titesterin natin itong ano. So sa ating heater ay equipped ng dalawang tinatawag natin na thermostat. Titesterin natin ito, thermostat switch. So yun o. So wag muna tayo, consider muna natin na ang ating ano mga sensor bago tayo mag-hatol ng ating heater. Okay. So makagawa, titignan natin ito kung anong magiging problema. Ito sa ating kanyang sensor, titignan natin ang kanyang elementness mo ng ating heater. So yung makagawa, nakita natin kung anong ang ating pag-check. So ngayon, tinumbok natin ang kanyang temperature sensor. Ay okay naman siya, meron siyang tinatawag natin na resistance value. Pero ang pinaka-problema natin yun kung ito ba ay nasa range. So ang gagawin natin dito, since yan ang tinutumbok ng ating database, magpapapalit lang tayo ng sensor at saka ang kanyang control board. Since ang ating heater at saka yung kanyang mga accessories ay buo lahat. So hindi siya nag-iinit ng tubig at saka nagkakaroon ng E4, kaya siguro nagkakaroon ng abnormality ng sensing capability ng ating sensor, yung ating temperature sensor. So ganun makagawa, ganun natin pag-check, talagang step by step, tsaka tutumbok natin yung pinaka-piesa na problema. So yung makagawa, maraming salamat sa ating pagtangkilik sa maikling video na to. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe to my YouTube channel, Mayer TV. May refrigeration and air conditioning repair and installation services. Maraming salamat po at magandang araw.